Every day, Mama and Lucas. Welcome back to our channel. So today, anniversary kasi namin ni Tatay. So naisip kong mag-bake ng chocolate mousse. Unahin natin yung base, yung parang pinaka-brownie sa ilalim. One cup all-purpose flour. Meron tayo dito. Itong mixture is 3/4 na cup ng cocoa powder. 1/2 cup ng dark chocolate. 3/4 cup or 3/4 ng butter or anong butter na nabet nyo. And nakalimutan pa ba ako? So, ayun. Yun lang. Tapos, minelt mo yung butter kasama yung chocolate. Tapos, nilagay ko na rin yung cocoa powder. Tapos, meron tayo ditong vanilla essence. Tapos, itong salt, 1/4 teaspoon. And, yung ating baking soda na 1/2 tama ba? 1/2 teaspoon din. Tapos, 2 eggs. So, simulan na natin. Hindi po ako expert. Ako yung nagbe-bake lang kapag may okasyon. Ilapit ko lang yung camera. I-focus natin. Kapag walang magawa. Kasi ang mahal na ng cake ngayon. So, naisip ko, instead na bumili pa si tatay or mag-order, saka na siya mag-order. So, dito na yung ating chocolate. Nag-grind. Ayan na. May nag-grinder kasi. So, lagyan na natin yung vanilla essence. Yung salt. And the baking powder. Lagyan na rin natin yung ating brown sugar. So, gusto ko kasi brown. Pwede namang white sugar lang. Pero gusto ko yung texture ng brown sugar. Tsaka nag-a-add yun sa color. Brownies. Parang gusto ko kasi yung pinaka-ilalim niya. Parang brownies talaga yung texture. Pwede nga lang nagka-crack-crack pa ng slight eh. Ayan. So, lalagyan na natin ang ating all-purpose flour, 1 cup. Ayan. Tapos, yung ating eggs. Hindi talaga ako makaperfect ng eggs. Lagi akong nababasa ako. Oh, ito mo, mantik pa. Mantik pang ma! Malaglag. And then, ano lang natin, haluin lang. Haluin. Haluin. So, ayan, haluin lang natin siya. Ay, natira pa tayo. Huwag tayo magsayang. Baking pan. Basta nakikita mong meron pang puti-puti. Yung puti-puti na yan. Haluin mo lang muna ng haluin. Huwag mong titigilan. Ayan. I think okay na to. So, ipunin ko lang yung ating lagayan. Preheat mo yung oven mo ng, sa akin kasi Celsius to. So, 180 Celsius. Naka-preheat yan for 10 minutes. Tapos, ibibake ko to for 15 minutes. So, ganyan dapat yung kanyang consistency. So, again, mga mamis, mga sa mga nanonood, hindi po ako expert. I'm not a baker. Pero,
love to bake. I love to cook for the family. Yung mga binibake ko, mga kiniluluto ko para talaga lang sa amin. And sa mga friends. And mga ninong-ninang binibake ko. Kasi mostly, yun na yung aming pinagbibigyan. Okay. Okay. So, pwede mong ilagyan ng oil or butter. Butter yung iyong pan para hindi siya dumikit or hindi madikit yung iyong mixture. Dito ko na siya ilalagay. Diretso na. And ang bango. Ang bango niya, guys. Ibibake na lang natin siya. Gamitin ko to para mas may mga technique kayo, mga tip kayo na pwede i-share, please comment below, guys. I really want to learn. Gusto ko talagang matutong mag-bake ng bongga. Most of the time, nanonood lang ako talaga sa YouTube. Tapos, trial and error. Nakapag-bake pa nga ako before ng, ano, ng cream cheese. Cheesecake. Strawberry cheesecake. Gastos lang talaga yung sa ingredients. Pero, ang sarap. Sobrang sarap. Pero, epic fail kasi hindi siya nabuo. So, ayun, sa mga mommy baker natin dyan, baka naman may tip kayo. Bakit hindi nabuo yun? Share nyo naman. So, again, ganun lang kadali. Dire-diretso na to sa oven. Since naka-preheat na ako, balikan ko kayo later. Okay? Bye-bye! Ayan, balik na tayo sa second part ng ating pag-bake ng chocolate mousse. So, natapos na natin yung pinaka-bottom part niya, yung brownies. So, ito na yung kinalabasan. Ang init, teka lang. Ang init. So, ito. Ayan yung kinalabasan ng ating brownies. So, pinapalamig ko lang to. Brown na part sa chocolate mousse. So, ang ingredients natin, meron ako ditong dalawang can ng all-purpose creamer. Kahit anong all-purpose creamer, pwede nyong gamitin kung anong available. Ito ay 370 ml, so dalawa. Tapos, yung isang natitira, gagamitin natin para dun sa pinaka-toppings nyo o yung pinaka-white na whipping cream. So, ito yung aking lagayan. Dissolved gelatin. Kahit anong gelatin, pwede nyong gamitin. Hindi pala kita. Ayan. And ito naman yung mixture ng condensed milk, melted chocolate, and cocoa powder. So, ganyan siya. Sobrang thick. Okay, so mag-start na tayo. Lagay lang natin itong mga condensed milk. Ay, condensed milk. Ano? Chilled pala itong creamer before I forget. Chilled ko ito. So, nasa ref overnight. Ayan. So, sa-idin natin para walang masaya. Ang sa-idin magsalat, nakakatakot ako, masugatan ako. Thank you.
lang. Soft ink o yung umangat na siya. Actually, umaangat na siya. So, pwede ko nang ilagay yung mga ibang ingredients niya. Condensed milk. Thank you.
a whipped cream, or whatever you want to call it. Dito na tayo sa final whipping cream or whipped cream. Yung toppings lang ng ating chocolate mousse. So, ang gagamitin ko lang, hindi ko na gagamitin yung lahat nito kasi sobra pa yung natira kanina. So, siguro mga half lang nito. This is 370 ml. So, yung smaller na whipping cream, siguro parang 250 ml yata. It is enough already. Actually, sobra-sobra nga ito kasi parang gusto kong paghaluin sila nung natira. Jelly or gelatin. Ayan. Actually, kahit na hindi nalagyan ng gelatin, okay na yan. Pero lagyan na lang din natin. And, kukuha ako ng sugar, confectioner sugar or powdered sugar. So, po tayo. So, half a cup lang sana or ano ba to? Gamit ko kasing scooper is one tablespoon. So, mga tatlo nito. Or, say, half a cup. Or half, o, tama, half a cup. Ayan. Tapos, kung kulang pa yung tamis, pwede nyo na magdagdagan. So, ibit muna natin to. Pwede kayo mag-adjust, okay? So, stop ko na to and then ipapipe ko na to.
Alright, we're back again. Welcome back to our channel. Hi. So, ito na yung favorite part ni Kel. Mag-whip. So, ito na yung whipped cream yung ginawa natin kanina. Lipat na natin siya sa piping bags. Then, ganito lang siya. Wala akong talent mag-whipped cream. So, si Kel nang bahala. Huwag kang dito, loves. Kita ba? Don't forget to hit the like button and then the bell.